Panginoon ay yung totoong pagsamba sa Kanya. Amen? Amen? Hindi doon sa lugar na kailangan pag mag-worship ka, pupunta ka sa lugar, sa bundok, pupunta ka doon sa kung saan nagkatipon-tipon. Our God is an omniscient God. His presence is everywhere. So, sabi ni David, sabi niya, if I'm not mistaken, it is written in Psalm 137:4. But ano, sabi ni Kip, alam yung kinakot din ito ni Don Moen, no? Sabi niya, you are enthroned, O God, in the praise of your people. No? So, usually, pag nasa deep worship na po tayo, andyan maramdaman natin yung pagbaba ng banal na espiritu. Nung the day of the Pentecost, actually, naka-ano na yun, naka-program na yun sa nais ng Panginoon na mangyari. Ang mga disciples noon, nag-antay doon sa upper room. Anong ginawa nila doon? They are praising God, no? They umaawit sila ng mga himnal at nananalangin. They are waiting for the promise of the Lord. Kaya dumating 'yon, no? Dumating yung pagkakataon na 'yon na sila ay napuspos ng banal na espiritu. No, we need the infilling of the Holy Spirit, and the infilling of the Holy Spirit na maranasan natin or ma-experience natin, ito ay usually makukuha natin pagdating ng tayo ay nagwo-worship sa Lord. Amen? Amen? So, sa pagkakataon nito, sa oras na ito, kunti man tayo, mga kapatid, no? Mag-alak tayo, no? Mag-alak tayo sa pag-aawit. Ibigay natin yung buong puso natin sa pag-aawit sa Kanya. Amen? Then we can destroy, you know, we can destroy the wall of Jericho. No? Yun po ang ginawa ng mga Hebrew at the time sa pangunguna ni Joshua, na kung saan ang Jericho is an impenetrable, hindi ma-penetrate na lugar, no, na parang fortress na tinatawag. But because of their obedience, no, yung sinunod nila ang instruction ni Lord, na umikot sila, kasi nangunguna doon, ano? Anong nangunguna doon sa pag-iikot nila? Yung, it's the Levites. Ang Levites, mga kapatid, nung unang panahon, sila yung mga lead worshipers ng Lord, no? At sa panahon natin ngayon, we are the Levites of God. Amen. Amen? Tayo pa yung mga Levito, no? So, masarap magiging ministry natin ay ang pagiging libito. Why? Kasi ang mga libito, pagdating sa langit, sanay na. Pagdating natin sa langit, hindi na tayo manibago doon. Kasi pagdating sa langit, awit na. Alam na natin kung paano mag-praise kay God. Alam na natin kung paano mag-worship sa Kanya. No? So, mga kapatid, I encourage you na ang ating awitin ngayon, kunti man tayo, i-ano natin, bawat kataga na binibigkas natin, ariin natin na tayo ang galing sa puso natin yon. Amen? Amen? So, praise God! At tayo po ay magsimula na sa ating gagawin na a day of praise and worship. Amen? Amen. Hallelujah! Praise God!